sa kabilang banda. Di ko na malayan ng oras basta nagising na lang ako sa mahinang tapik ni Bella sa pisngi ko. Where are we? Maang natanong ko habang kinukusot ang mata. Dito na sa ospital ng Maribeles. Wala akong alam na klinik eh, tara na. Sagot niya naman. Tinanggal ko ang seatbelt bago dahan-dahang bumaba. Nakaramdam pa ako ng bahagyang pagkahilo. Ganito ba ang pakiramdam ng buntis? Isinulat ko ang pangalan ko sa logbook na nasa information desk, tsaka tuloy-tuloy nang pumasok sa silid na itinuro sa amin. Ito ang unang beses na nakapunta ko sa ospital. Sa rancho kasi meron kaming private doctor na tinatawagan ni Daddy sakali man na may sakit o kung anong paman sa bahay. Ilang araw ka na nagsusuka? Tanong sa akin ng babaeng doktor na siyang naka-assign para sa mga buntis. I think 3 days, but I just notice it now. Maang nasagot ko naman. Nakakaramdam lang naman ako ng paghilab ng sikmura kapag hindi ko gusto ang amoy na naaamoy ko o di kaya ang pagkain na nakikita ko. How about dizziness? Do you feel dizzy almost every hour of the day? Akala ko normal lang dahil gawa ng pagod sa trabaho. She wrote something on the small white paper, then asked me again. Dinatnan ka ba ngayong buwan? That caught me off guard. Hindi ko alam kung kailan ako rin dinatnan. I don't know, maybe I forgot? I said clearly kahit na nga ba kinakabahan na ako. Inabot niya sa akin isang kahon na may kaliitan na tinanggap ko naman kaagad. May instruction nun sa likod, pakibasa na lang. Kapag positive ang resulta, inabot niya sa akin ng papel na sinulatan niya kanina ng kung ano-ano. Bilhin mo na lang ang mga nakasulat dyan sa papel, giit niya pa. Matapos yon, lumabas na nga kami ni Bella. Kagad din kaming sumakay sa kotse at umuwi na sa rancho. After almost 2 hours, nakatulala pa rin ako sa loob ng sasakyan kahit na nga ba nakahinto na sa mismong tapat ng mansyon. Ni hindi na nga pinagkabalahan pang igarahin ni Bella sa tamang garahihan ang sasakyan at nagmamadali siyang pinababa na agad ako. Bilisan mo na at nang malaman na natin ang resulta. Iyan kasi ang aga-aga mong kumiringking Monica eh. Singhal niya pa sa akin na akala mo naman siya hindi humaharot. Palibasa, hindi ka crush ng crush mo, Bella. Buwelta ko naman sa kanya at nagmamadaling naglakad papasok sa mansyon. Maiba nga tayo. Sino yung kausap mo kanina sa kondo? Narinig kita kaya huwag ka na magsisinungaling sa akin. Pag-iiba ko ng usapan habang paakyat ng hagdan. Kumunod tamang ang noo niya at hindi ako pinansin. Hindi ko na lang din siya pinilit at mukhang ayaw niya namang pag-usapan pa. Nang makarating ng silid ko, agad kong binasang instruction sa likod ng pregnancy test na binigay sa akin. Pumasok na rin ako sa banyo upang simulan na ang dapat gawin. Huminga ako ng malalim at umusan ng mahinang panalangin sa aking isipan bago ko nagmulat at umihi. Nilinisan ko rin ng maigi ang pregnancy test bago ko binalot ng tissue at saka lumabas. Inabot ko yun kay Bella na ngayon seryoso nang nakatingin sa kamay ko na may hawak na pregnancy test. Oh, anong ginagawa ko dyan? Tanong niya. Ikaw ang tumingin ko anong resulta. Kinakabahan kasi ako eh. Sagot ko naman. Kinuha niya rin naman yon at dahan-dahang tinanggal sa pagkakabalot ng tissue. Pakiramdam ko lalabas na ang puso ko sa sobrang kaba habang tinitingnan siya. Lalo na nang kumunot ang noo ko at pinaglipat-lipat ang tingin sa akin pati na rin sa pregnancy test na hawak niya. What? Naiinip na tanong ko. Positive. Hindi ko maipaliwanag kung anong dapat kong maramdaman. Lalo pa nang pinakita na sa akin ni Bella ang result ng pregnancy test. It's positive. I'm pregnant. How am I supposed to deal with this? Wala naman to sa plano ko pero hindi pa pwedeng baliwalain ko to. May buhay na sa sinapupunan ko. Di ko maiwasang umiyak at mapayakap na lang kay Bella. But then, Bella moved a little para hindi ko masyadong mayakap. May mali ba sa akin? O sadyang nadama kong umiiwas siyang yakapin ako? Tahan na, gusto mo ba kausapin ko si Leonardo? Bulong niya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Bella na hindi ako gusto ng ina ni Leonardo. Hanggang ngayon ang ex pa rin ni Leonardo ang gusto niya. Paano naman na magiging anak ko kung sakaling hindi pa rin niya ako matatanggap? Huwag muna, hindi pa ako handa. Pabulong kong sagot. Di pa naman kasi talaga ako handa. Hindi ko nga rin alam kung kaya ko bang maging ina.
kung magiging mabuting magulang ba ako para sa magiging anak ko. Nakalmot ko nang hindi sinasadya ang likod ni Bella na ikinadaing niya naman. Nagtatakang bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan siya ng mariin. Tila ba masakit sa likod niya gayong nakangiti naman siya sa akin? Bella, may nililihim ka ba sa akin? Kuryosong tanong ko sa kanya. Ano namang inilihim ko sa'yo? Alam mo naman ang lahat sa akin, di ba? Balik tanong niya naman. Alam ko ang lahat sa kanya, ngunit di ko maiwasang makaramdam ng kakaiba sa kanya. Para kasi may problema siya na hindi niya sinasabi. Anyway, that is not my problem anymore. If she needs privacy, that's okay. Instead of asking her too much, I hugged her again. Thank you for everything. I love you. Always remember that, okay? I smiled while she nodded as an answer. Leonardo's POV. How are you? Tanong ni Chad kay Leonardo. It was Saturday afternoon. Nagkakayaan ang mga bugo kong kaibigan na pumunta sa Club V na siyang lagi naming pinupuntahan. Si Mateo ay hindi sumama dahil nangungonsume sa anak niya. Habang ako'y walang ibang ginawa kundi magkulong dito sa bahay ko. Hanggang ngayon wala akong balita kay Monica. Hindi ko nga alam kung ano nang nangyayari sa kanya. Kung naiisip niya pa ba ako. Naalala niya pa ba yung mga araw na masaya pa kaming dalawa? At kung ako pa rin ba ang mahal niya? Sana naman walang pabalit sa akin sa puso niya. Do you think, Monica? Ayan ka na naman. Kung nabimiss mo talaga, puntahan mo. Bro, ang lapit lang na Mariveles. Bale, walang putol niya sa akin. Halos isang buwan na kasi at aminado naman ako. Naiinip na ako. Gustong gusto ko na nga talaga siyang puntahan sa kanila. Kaya lang kailangan niya raw ng space. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha ka ng 50 years old, Diyos ko naman. Naliligo ka pa ba? Kulang na lang ay sapukin ko sa Chad ang dahil sa sinabi niya. Anong tingin niya sa akin, dugyot? Shut up! Singhal ko sa kanya. Kita mo nang namong problema ako sa peste na love na yan. Dadagdagan mo pa? Mahahanap pa rin ang katapat mo. Pag nangyari yan, mas matindi pa ang mararanasan mo kasi sa akin. Di naman kasi talaga ganun kadaling maranasan ang kabiguan. Lalo na sa parte ko na dalawang beses na pornada ang status dahil sa pagmamahal na yan. Though I cannot blame Monica, kasalanan ko naman. Kung di ko sana siya pinilit na isama at ipakilala sa mga magulang ko, hindi niya sana narinig ang mga salitang sinabi ni Mama sa kanya. Kinausap po na naman ang mga magulang ko tungkol doon. Wala silang magagawa dahil mahal ko si Monica. Kaya ko mabuhay mag-isa at bumuhay din ang pamilya kung gugustuhin ko. Wala na akong dapat pang patunayan sa kanila dahil matagal ko nang pinatunayan ang sarili ko sa industriyang pinasok ko. What if Monica doesn't like you now? Chad asked me again. Hindi ako papayag. Sabi niya at saka na siya haharap sa akin kapag may napatunayan na siya. Kapag kaya niya ng panindigan ang pagmamahal niya sa akin. Wala naman siyang dapat na patunayan. Di ko naman ang kailangan ng kung ano man na po pwede niyang ibigay. Siya lang ang gusto ko. At siya lang ang kailangan ko, wala nang iba. She promised me. I answered and bowed my head. Ako lang ang mamahalin niya. Giit ko pa. Come on, bro. It's been a month already. If Monica needs privacy, then give her privacy. If she needs space, then give that space she wanted. Right now, just enjoy the moment. Sunod-sunod niyang singhal sa akin. Gustuhin ko mong magsaya pero parang ang hirap. Kapag nakita ka ni Monica na ganyan ang itsura, baka iwan ka na nga niya talaga. Giit niya pa. Bumuntong hininga na lang ako at tumayo. Nagpalit lang din ako ng damit na komportable ako at tingin ko naman mukhang kagalang-galang bago sumama kay Chad para sumunod sa Club V. After almost 2 hours of driving, nakarating na rin kami ni Chad sa Club V. Pero bago pa makabasok sa loob, nilapitan kami ng 5 reporters. Ang 2 kay Chad lumapit, habang ang 3 naman ay sa akin. Pero kailan pa nagkaroon ng reporters dito sa Club V? Mr. Servan, sino pong inspirasyon nyo ngayon? At totoo po ba na naling kayo sa anak ng dating maghawak ng Trinidad Import and Export? Tanong sa akin ng reporter. Sa totoo lang, wala sana akong balak na pansinin ng mga chismosong reporters na to. Kaya lang nakakainis yung mga pinagsasabi nila. Mga wala silang magawa sa buhay nila. I am not a celebrity. Humarap ako sa camera. Sinagot ang reporter na kung pwede lang, baka sinapak ko na. I don't have flings or whatever na dinedate ngayon. I answered. Then suddenly I remembered something that made me smile. My heart belongs to the only woman that I love. And that woman happened to be my beloved Yaya.
Ngumiti ako at tinuro ang camera para bang tinuturo ko si Monica doon. Sana lang makita o mapanood niya to para naman malaman niya na naghihintay pa rin ako. I'm still waiting, my love, and I miss you. I winked after I said that. Bago baliwalang umalis na sa harap ng camera, narinig ko pa rin ang tilian ng mga naroon kahit na nakapasok na ako sa loob ng Club V. Para lang silang mga baliw sa totoo lang. Hoy bugok, over here! Nakataas ang kamay ni Ivan at kumakaway sa amin. Agad naman kaming lumapit sa kanila, umupo sa bakanteng upuan na katabi nila. Nasa private couch kami, kaya tahimik at titulad ng sa ibang nasa maingay. May mga babae rin nagsasayaw at lumalapit sa amin, pero hindi naman ako interesado. Tanging si Brian lang ang maharot na lalaki sa mga kaibigan ko, kung kaya't siya lang ang may babaeng nakakandong sa kanya. I cannot see myself with another woman except my Monica. I think I'm crazy, but I know being in love and staying in love is not craziness. Mahal ko talaga siya. No, I am not interested. I smirked when a woman asked me if I wanted to heat up my night. Peste bro, that woman is beautiful. Pasigaw na sambit naman ni Brian nang umalis ng babae sa harapan ko. Wala akong pakialam sa mga babaeng narito ngayon kahit kala pa sila kaganda o kaseksi. At tayong si Brian lang naman ang mahilig sa babae. Kung hindi pa siguro kasal si Mateo, malamang kanina pa silang dalawang nagpaligsahan ni Brian sa babae. I looked at Ivan whose face was a bit red while the others were still drinking non-stop. Si Chad naman pindot ng pindot sa cellphone niya. Tingin ko naman nag-e-enjoy silang lahat maliban sa amin ni Ivan na halatang problemado. Problem? I asked Ivan. Tumingin naman siya sa akin na parabang tumagos ang tingin na ginagawad niya. He looks sad? What the? Kamusta naman ang ex-fiancé ko? Balik tanong niya sa akin. Sira ba tong lalaki na to? Kailangan niya pa talagang kumustahin si Monica at sa akin pa talaga? Huwag mong sabihin na gusto mo si Monica. Gumisi ako habang nakatitig sa kanya na matiim. Susunugin kita, 6 feet under the ground. Banta ko sa kanya. Kung gusto ko si Monica, edi sana pinakasalan ko na, sira? Sagot niya naman. Pinsan niya ang gusto ko. Dagdag niya pa bago uminom ng alak. Pagkalapag niya ng alak sa mesa, mariing tumingin siya kay Chad na para bang gusto niyang pilipitin ang leeg. Your cousin Chad, is he in love with Bella? He asked while pointing Chad. Di naman pansin ni Chad dalabala siya sa ginagawa niya. I don't know, why don't you ask him? Balik tanong ko. Chad and Bella were best of friends. Nakilala ng pinsan ko si Bella sa Amerika at nakasama niya rin doon. Nauna nga lang bumalik si Chad dito sa Pilipinas dahil tapos na siyang mag-aral doon. Habang si Bella naman naiwan sa Amerika dati, pero ngayon narito sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung may balak pa siyang umuwi. When Bella was Monica's one and only cousin, kami rin ni Chad magpinsan but unlike Monica and Bella, dalawang pinsan ko na sina Chad at Kylie. Habang si Ivan naman matalik kong kaibigan na hindi ko alam siya palang dapat sanang pakakasalan ni Monica dati. It was a long story. Nakakatamad isa-isahin, ngunit sadyang maliit lang talaga ang mundo. Kung kaya't eto kami at sama-sama ngayon. I love Bella so much. I don't know. I just found myself crazy in love with her. Your cousin's best friend, but I think she likes Chad. Muli na naman siyang uminom ng alak bago inihilamos niyang palad niya sa kanyang mukha. Bakit pang hirap mahalin ang pinsa na yon? Pinasasakit din ba ni Monica ang puso mo? Giit niya pa. Kahit naman siguro pasakitin ni Monica ang puso ko araw-araw, ayos lang sa akin. Ang gusto ko lang makasama ko siya. Bumuo ng pamilya sa kanya. Maging ina na maging anak ko. I already planned my future with her. It's okay with me. Kasama kasi talaga ang sakit kapag nagmahal ka. Kapag di ka nasaktan, ibig sabihin hindi ka nagmamahal talaga. Seryosong sagot ko. I learned a lot about love dahil naranasan kong masaktan na sobra sa unang pag-ibig ko. Pero nakausad ako. Nakaahon sa pagkakalunod at bandang huli, muling nabuo. Lahat ng yon dahil kay Monica. Kaya lang, eto, wala siya sa tabi ko. Di naman talaga laging masaya. Kasama talaga yung lungkot at sakit. Pero tanggap ko na yon ngayon. At gaya ng binitawan ko salita kay Monica, maghihintay ako. Love, peste? Pagkasabi niya noon, yumuko siya sa mesa. Ano nangyari kay Ivan? Tanong ni Brian nang lumapit na siya sa amin matapos makipagsayaw sa babae kanina. Malakas pa to nung huling kita ko ah.
Giit niya pa na tinawanan naman ng mga baliw naming kaibigan. Mababa kasi ang alcohol tolerance ni Ivan. Umuwi na tayo, baka mawala na tong si Ivan. Sambet naman ni Chad na ngayon nakatayo na. Nagkanya-kanyang tayo na rin kaming lahat. Inakay ni Chad sa Rinan habang nagmumura. Ako naman si Ivan ang akay-akay. Puisit. Mabuti pang tatlong bugok, bali walang naglalakad palabas. Hindi man lang kami tinulungan sa mga pesa naming akay-akay. Nang makarating kami sa mga sasakyan namin, bali walang inihagis ko na lamang si Ivan sa loob ng kotse. Ganoon din sa Chad. Bago nagkanya-kanyang paalam sa isa't isa, wala akong balak iuwi si Ivan sa bahay ko sa MGS, kaya pinilit ko siyang gisingin. Hoy, saan kita ibabagsak? Ang laki-laki mong damulag, nakabulagta ka rin sa kotse? Subukan mo sumuka, sisikwatin kong mata mo. Malakas kong singhal sa kanya. Bumulong lang ang peste na hindi ko maintindihan, kaya napailing na lamang ako. Ano bang gagawin ko sa bugok na to? Kung bakit naman kasi uminom ng marami, tapos di naman pala kaya? Bale, walang dinampot ko ang cellphone ko, tsaka tumawag kahit di nakatingin sa screen. Dahil sa Chad lang naman ang huli kong tinawagan, agad ko na lang napindot ang tawag. Hey, help me with this human after you drop yours. Wala akong balak iuwi to sa bahay ko. At peste, hindi to po pwedeng matulog sa kondo ko, ha? Bale, walang sambit ko nang sumagot nang nasa kabilang linya. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko nang bigla siyang magsalita at boses babae pa nga. Magsama kayo ng babae mo, bugok? May pasabi-sabi ka pa maghihintay ka? Really, Leonardo? Maghihintay ka? Pero may babae ka ngayon. Peste ka? Daig ko pa ang pinako sa kinaupuan ko nang mahimigan kong galit sa boses na yon. That voice? Was that for my beloved Yaya? Inihinto kong sasakyan ko at mabilis tinignan ang cellphone ko na ngayon ay wala nang tawag. Baby Monica, yun ang nakita kong pangalan ng natawagan ko. Si Monica, anong nagawa ko?